So, ayun nga, sobrang emotional talaga ako nung na-receive ko yung email galing sa tutors namin na sinabi na na grabe po siya. Sobrang talaga ako, I mean, even ako, hindi ko talaga in-expect na merong epekto para sa akin yung ano, yung alam mo yun na kahit hindi man lang. Aww. Emotional talaga ako. Alam mo yun kahit na ngayon ipapakita ko po sa inyo, magkakaroon tayo ng quick tour dito sa little bedroom na to. Pinarenovate ng asawa ko nung taon kung kailan ako nag-arrive or nag-move dito sa UK. So, itong kwarto na to, dating computer room niya dati. Pero naisipan niya na gawin na lang na little guest room yung room na to. Tapos, kalaunan, nag-decision siya na maglagay ng dressing table at saka vanity mirror para magiging little bedroom ko na rin daw. So, nung sinabi niya sa akin na bibili siya ng dressing table, ng vanity mirror, sinabihan ko talaga siya na please wag. Kasi mahal. At saka sabi ko sa kanya na wag kang gumastos sa akin or para sa akin kasi hindi pa ako kumikita. Kasi nung pagdating ko kasi dito sa UK, took me more than a year, guys, bago ako nakapagtrabaho. So, mahirap siya. Pero nung time kasi yun, para kasi ako din kasi, parang iba kasi yung personality ko, yung parang mahiyain. Napaka, yung confidence ko napaka low. Aware yung asawa ko na ganun nga ang personalidad ko, kaya yung isa sa or pinaka main reason kaya medyo ako nagdadalawang isip na mag-move dito kasi kailangan mo kasi talagang kumita eh, hindi pwede na sit ano ka lang diyan umuupo hindi pwedeng alam mo yon yung parang tipong oo useful ka nga kasi nga may mga house chores ka na nagagawa dito sa bahay or nakakatulong ka sa asawa mo or naalagaan mo siya, ganoon. Pero sa, iba kasi talaga yung mindset ko eh. Nasanay ako na kumita. Nasanay ako na ako lang talaga yung guys, in short, napaka pride. Alam mo yun, high pride kung sa ano pa. Yeah, napaka-pride kong tao talaga. So, ayun nga. Sinabi ko sa kanya na please wag ganito ganyan. Pero pinush niya pa rin talaga. So, ayun nga, nagka-vanity mirror ako, nagka-dressing table ako. Yung first dressing table na binili niya, galing sa IKEA. Binenta namin kasi hindi siya magkasya dito dahil medyo maliit na nga lang tong room na to. Pero, ayun, bumili siya ng isa. Pero yung isa talaga na una niyang binili, hindi ko talaga in-expect na maganda din pala yung taste niya. Sa totoo lang, hindi ko I mean, as in, na-impress talaga ako kung anong klaseng dressing table nang binili niya. Ano kasi, nakikita ko kasi yun sa mga iba't ibang photographs na dressing table, na yun talaga yung ginagamit na ano nila, na dressing table. As in, na-impress talaga ako sa asawa ko na, yun. Pero, unfortunately, binenta namin kasi nga hindi siya magkasya. So, bale, nalugi kami ng mga ilang pounds nun.
kasi ang binenta namin siya na medyo low ang presyo niya. So, ayun, masaya naman yung bumili, babae yung nakabili, of course. Binikap niya dito, taga Blackpool siya. So, ayun, happy naman siya. Okay naman yung ano niya. So, ayun nga, ayun nga, ayun nga. So, ngayon, naisipan ko kasi na-share to na nagumawa ng quick tour dito sa room na to. Kasi ito yung place na kung saan ako ngayon most of the time nag-spend ng oras. Halos dati guys, I swear, I mean, nag-avoid ako na maging addict sa social media. Kasi dati kasi talaga sobrang addict ko sa social media. Tapos, nung naging busy na ako sa work, nawala na sa akin yung time ng social media, which is naging used na din yung parang katawan ko na parang house chores lang, book, school, work, film, mag-alaga sa asawa, mga ganun lang na mga chores ang ginagawa ko. Pero nung nag-start na kasi ako na mag-YouTube, talagang nabaliw ako sa YouTube. Tapos nung na-convince ko yung asawa ko na gamitin ko yung lumang computer niya, which is na-setup na namin, at nandito na nga sa, ano ko, sa likuran ko. As in, dito na ako nag-spend ng halos isang araw talaga na dito na talaga. Pumupunta na lang ako sa baba pagka maghahanda ng pagkain ko, ng pagkain niya, ng, pero pag minsan pag sumasak na yung ulo ko kasi nga masyadong post ba sa computer, nanonood ako ng film sa lounge namin, ganoon na lang yung ginagawa ko kasi nakaka-relax din kasi yung film eh. So, ayun nga guys. So, today, busy ako masyado kasi meron akong training na gagawin para sa work bago ako bumalik sa work. So, kailangan ko siyang gawin. Online training siya. So, kasi talaga, may mga times kasi talaga na hindi ako hindi ako puro exercise lang. As in, marami talaga ako ginagawa. Tapos, madalas naman dito ako sa room na to. Hindi ako, parang ayaw kong bubaba or pumunta doon sa kabilang room kasi nga gusto kong bantayan yung computer kasi may ginagawa ko sa computer. So, ang ginagawa ko guys, dito ako nag-workout. So, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga workouts na ginagawa ko dito sa room na to. Guys, no excuses talaga. Busy ka man, kahit pa, I'm hoping talaga na yung mga tao na nag-work ngayon na during quarantine, sana na asawa ko talaga makakaintindi nito kasi talagang gusto ko kayo encourage guys na mag at least i-maintain nyo yung activity level nyo kahit na busy kayo, kahit na nag-work kayo sa computer or ano. Guys, may mga workouts na kahit na busy kayo talaga sa bahay, eh magagawa nyo pa rin. So, ito yung mga workouts na madali lang siyang gawin habang busy kayo sa computer. So, ayun nga, naka-ready na yung ano ko, dumbbells. Tsaka yung resistance ko, yung labs ko, music of course. So, ngayon guys, sana ma-inspire kayo. I mean, sana ma-motivate kayo na isipin nyo, oo nga, busy tayong lahat. Busy tayo, especially doon sa mga tao na sa computer lang talaga nag-work. Kailangan pa rin i-maintain talaga yung activity level. Kasi yung exercise talaga, iba talaga yung nagagawa na sa katawan natin eh. So, sa mga tao na nagkakaroon pa rin ng time na mag-workout, kahit na busy masyado, as in, saludo ako sa inyo kasi hindi rin naman yan para sa mga taong, alam niyo yun, yan kasi ginagawa yun para sa sarili niyo. Guys, itong katawan natin talaga ang pinaka-importante. Kung inaalagaan natin yung sarili natin ng mabuti, para na rin natin inaalagaan yung mga taong, alam mo yun, yung nag-care talaga, genuinely,
nagki-care sa atin. So, yun na lang po ang isipin niyo palagi para ma-motivate kayo. So, yun nga. I think kailangan ko na mag-start para matapos na itong lahat. So, guys, ipapakita ko sa ito yung computer na sinabi ko kanina na lumang computer ng asawa ko. So, at least, nayagan ako na gamitin siya kasi una talaga, gusto niya talaga akong bilhan ng computer o ng laptop, pero ako yung nag-refuse talaga. Kasi masyado na kasi siyang slow. Pero, ayun nga, nagagawan ko ng paraan. Patience lang talaga yung kailangan. Okay naman siya. Gumagana pa naman siya, pero ayun nga, slow. Tsaka patay-patay siya minsan. Pero, kayanin natin to. Ayoko talagang gumastos talaga. Ayoko siyang gumastos ng kung ano-ano para sa akin na hindi pa ako sure kung gagawin ko ba talaga siya ng matagalan. So, kasi mag-work na ako soon eh. So, hindi natin alam. So, yun nga guys. At ito lang naman. Maliit lang naman talaga itong room na to. So, yan. Yan yung upuan ko. Susok na upuan na to kasi narilig sa kapag kape. Ganyan. Ay, naku. Saka meron akong ring light. Yan yung ring light na binili ko sa Amazon. Pwede nyo yan tignan sa ano guys, sa mga videos ko. Kasi meron akong review niyan. Kung ano yung ano. Maganda yung ring light. Napaka-useful sa akin. Sa totoo lang. At saka yan yung vanity mirror na sinabi ko earlier. Na pinush niya na bilhin. Ayan. Saka yan yung dressing table. Sa baba, meron ako mga, ano, mga burn resistance. Nilagay ko na lang sa container para hindi siya magka-gulo-gulo. So, yan yung dressing table. Yung unang dressing table na binili niya, sobrang gustong-gusto ko yun. Pero, kailangan namin ibenta kasi nga, aming binenta namin kasi medyo malaki-laki siya ng kaunti dito. Hindi mabubuksan yung hindi mabubuksan yung drawer ng bed. So, single bed lang naman siya ito. Guys, guest room din namin to. So, kung mayroon kami mabisita ng yung mama ng asawa ko nakapag-sleep na dito, tsaka yung friend ko nakapag-sleep na dito, tsaka yung kapatid ng asawa ko nakatulog na rin dito. Happy talaga ako, guys, na meron na kaming guest room kahit paano. Kasi, dati kasi, wala. So, parang alam mo yun, kung may gustong, alam, in case of emergency na kailangan matulog dito sa bahay, hindi sila makakapag-stay kasi nga walang bedroom, extra bedroom, kasi yung isang bedroom namin, hindi pa rin din yun na tatapos. Pero nga, hopefully po, soon, ano na siya, tapos na yung decoration niya, kasi na-decorate na siya ng kaibigan ng asawa ko, which is okay. Matatapos na rin yun siya. Excited ako doon. Ginagawa ko na nga lang siya ng workout studio eh, kasi hindi pa kami nakabili ng mga gamit doon. So, ayun nga, ito, okay naman na siya. So, ayun nga guys, as in. Yeah, kaya nakakapag ano pa ako dito, nakakagawa pa ako ng mga kung anong kailangan mong gawin kasi itong computer na ito magiging useful to kahit sa college ko kasi nag-aaral ako ngayon, guys. Pero natapos na yung school year namin, well, ano na ngayon, summer holiday. Pero may klase kami or kailangan ko mag-enroll soon dahil mag-start na ulit sa September. So, hopefully, magbubukas na yung college namin. So, kasi namimiss ko yung mga course mate ko eh. So, ayun nga, hindi kami nakapagpaalam sa isa't isa bago man lang natapos yung course namin last time dahil nag-homeschool na lang kasi kami nung time na nag-lockdown na. So, ayun nga, sobrang emotional talaga ako nung na-receive ko yung email galing sa tutors namin na sinabi na grabe, emotional talaga ako. I mean, even ako, hindi ko talaga in-expect na merong epekto para sa akin yung ano, yung alam mo yun na kahit hindi man lang emotional talaga ako eh. Alam mo yun na kahit na may mga mataas kasi yung pinagsamaan na namin ng mga classmates namin. So, tapos, dahil sa coronavirus nga, hindi ka man lamang kami nakapag at least goodbye man lang. Bago kami
bago kami mapunta sa next level na na course. So, ayun nga. Pero meron naman kaming communication through WhatsApp, which is good. Ayun, guys. Yeah. So, ayun na. Mag-start na ako na mag-workout habang may ginagawa ko dito sa room na to. So, yeah. Thank you. Mm-hmm.
guys, yun nga yung ma-advise ko po sa inyo na kung hindi niyo po kailangan ng malaking time para makapag workout, kung gusto niyo po talaga 'tong gawin, kailangan niyo pong i-push yung sarili niyo kasi wala po talagang ibang gagawa niyan kundi kayo lang po or sarili lang po natin. So kasi pagka pinupush niyo yung sarili niyo, hindi niyo namamalayan na kalauna nagiging hobby niya na pala siya at hinahanap na yan ang katawan niyo. So ayun. So yeah, I think yan lang muna talaga sa ngayon kasi hindi ako nakakapag-isip talaga ng maayos ngayon dahil gutom na talaga ako. Iniisip ko yung chili con carne na lulutuin ng namin ng asawa ko ngayon. So, hindi ako makantay, guys. So, I do hope na na-enjoy niyo tong video na to. Enjoy this video, please. Give me a thumbs up. And please subscribe me. And see you in my next video. Thank you. Thank you.